Kong lahat si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghiraw sa tinubos iyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at aminin ang ating mga nagawang kasalanan, ihingin ang tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya't pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Sadduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon, kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang mga kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao.
Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya. Pagkat di nabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang mga walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng Panginoong hanaping masikap, yaong magtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumayo po ang lahat. Alleluia. Ay laki ng pagmamahal ng Diyos sa salibutan, kaya't anak niya ay binigay. Alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Kadalasan kapag mayroong special offer na umiikot sa ating kabaranggayan, ang mahilig bumili nito ay ang mga nanay. Di po ba, no? Yung special offer na sabon. Kasi ang kanilang sasabihin, arimuhan. Yung bang makatitipid. Pero nung isang araw, may napanood ako na isang short clip sa Facebook na mayroong nagtitindang sabon dito sa may MRT. Yung mga fabric conditioner at ang mga powder soap. So ang ginawa nung isang bumili ay binuksan niya at ang laman noon ay tubig. So ibig sabihin, kadalasan sa mga nag-i-special offer paikot sa kabaranggayan ay peke. So imbis na masasabi mong arimuhan, eh mapapagastos ka. Lalo na yung mga powder soap. Kadalasan ang laman daw noon ay arena. Kaya hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ha. Meron din kasing legit na special offer. Lalo na yung madali nang mag-expire. Diba? Katulad ng mga sapatos. Akala nyo mga sapatos, walang expiration. Meron. Kaya nagbabagsak presyo ang mga rubber shoes ng 50% dahil yung material na rubber shoes ay malapit na ring mag-expire. Madali na ring masisira. Siguro mga 10 gamit mo hanggang 20 gamit, pwede pa. Lalagyan mo na lang nung tagsa 10 piso na shoe glue. Arimuhan. Mahilig tayo sa arimuhan para makatipid. Pero along the way, hindi pala natin natatanggap yung tunay na serbisyo ng binabayaran natin o binibili natin. Bakit ko po sinasabi sa inyo ang ganitong karanasan? Dahil po sa ating ebanghelyo, mayroong special offer si Kristo. Ano ang kanyang special offer? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ito ay special offer na galing sa Ama na alam natin at pinakasikat na biblical verse ay ang John 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Ama, kaya't ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak para ang lahat ng naniniwala sa kaniya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang special offer ng Diyos sa ating lahat. Pero hindi ito mura. Hindi ito nag-e-expire. Hindi ito scammer. Ito ay binigyan ng konkretong galaw ng Diyos at ang kaniyang anak ay namatay sa krus dahil sa pagmamahal na iyan. Ibig sabihin, ang buhay na kaniyang binibigay ay offer sa ating lahat at tayo lang ang magdidesisyon kung ito ay ating tatanggapin o aayawan. Kaya nga po si Nicodemo na kaniyang kausap sa ebanghelyong ito ay namangha sa ibinibigay ng Diyos sa kaniya. Narinig natin sa ebanghelyo na ang mga taong naniniwala sa Diyos ay naniniwala sa liwanag.
sapagkat si Jesus ang liwanag na nagdadala sa atin sa kaniyang kaharian upang hindi tayo manatili sa kadiliman. Alam ba ninyo na ang background ng ating ebanghelyo at pag-uusap nila ni Nicodemo ay gabi? Gabi ito, nagtatago si Nicodemo sa kaniyang mga kasamahan. Bakit? Kasi si Nicodemo ay isang Pariseo. Eh ano ba yung mga Pariseo? Sila yung nagsakdal kay Jesus na mamatay sa krus para upang hindi makita si Nicodemo na pumupunta kay Jesus, pumunta siya ng gabi para hindi niya maramdaman yung pressure ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Pero siya malakas ang loob na makipag-usap kay Jesus upang marinig ang mga salita nito. Kaya't ang perspektibo ng gabi ay pagpapakita na ang mga taong ayaw sa liwanag ay palaging nagtatago sa dilim. Ang special offer ng Diyos sa ating lahat ay buhay na walang hanggan. Pero dahil ito ay special offer, hindi pwedeng wala kang gagawin para ito ay tanggapin. Mayroon kang contribution, mayroon kang bahagi upang matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Ano yung aking bahagi? Maniwala. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa Poong Jesus Nazareno na siya ang ilaw na ipinadala ng Diyos Ama upang tayo'y bigyan ng liwanag at hindi na muli pang mamuhay sa dilim. Mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong bahagi sa ating buhay upang matanggap natin ang special offer na ibinibigay ng Diyos. Ito nga ay libre, pero meron kang dapat gawin sa buhay mo. Hindi pwedeng gusto mong maligtas ka, pero hindi mo binabago ang iyong sarili. Hindi mo matatanggap ang special offer na ito. Gusto mo sa pagkamatay mo ay makasama ka ng Diyos sa kaharian, sa kaniyang kaharian, pero ngayon pa lang ayaw mo nang baguhin ang iyong ginagawa. Sinungaling ka pa rin, scammer ka pa rin, magnanakaw ka pa rin, chismosa ka pa rin, manloloko ka pa rin. Lahat na lang ng kasamaan, ginagawa mo pero umaasa ka sa buhay na walang hanggan. Hindi po pwede. Sa kabila ng buhay na walang hanggan, meron din pong buhay na kapahamakan. At ayaw ng Diyos na doon tayo mapunta. Ang gusto niya ay buhay na walang hanggan na ino-offer niya sa lahat. Kailangan lang nating humakbang patungo sa Diyos. Kailangan lang nating mabago ang ating perspektibo o pananaw patungo sa buhay ng paglalakbay. Babalik tayo sa Diyos. Manunumbalik tayo sa biyaya at grasya ng Diyos, katulad ni Nicodemo, nang marinig ang mga salita ni Jesus, ay nagbagong buhay at sumunod sa Kaniya. Maaalala ninyo na sa tatlong pagkakataon, si Nicodemo ay binanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Nicodemo ang nagtanggol kay Jesus nang gusto siyang ipapatay agad-agad ng mga Pariseo. Si Nicodemo ang tumulong kay Jose ng Arimatea nang ibinaba si Jesus mula sa krus at siya ang nagdala ng pabango
upang sa paglilibing ni Jesus ay maayos itong mailalagay sa kaniyang libingan. May ginawa si Nicodemo. Tayo rin ay inaanyayahang may gawin upang matanggap natin ang special offer ng Diyos. Kung ang ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sino pa ang aayaw? Sino pa ang hindi tatanggap ng kaniyang buhay na ibinibigay sa ating lahat? Ito ang buod. Ito ang kabuuan ng mensahe ng Ebanghelyo ni San Juan na ang pag-ibig ng Diyos ang magpapabago sa ating lahat upang tayo ay mapunta at makasama sa kaniyang kaharian. May gagawin po tayo. May gagawin ako upang ako'y makasama niya at matanggap ko ang buhay na walang hanggan. Simulan po natin ngayon na yung special offer ng Diyos ay matanggap na natin sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago at maging kamukha tayo ni Jesus at maging kasangkapan ng Diyos sa kaniyang kabutihan, sa gawa at sa pananampalataya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kaniyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa kaniya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadaman natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga ay pagalingan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alang at tinapay, handog ng pagkabuhay.
pagka ako'y iniligtas. Pangakaw ay di makuhang patuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang magpatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang ating pag-ibig at ang ating kaligtasan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangit ay nagsaya't nagbingin. Kumislap, kumindak ang mga nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin malaya't matindi. Tinilig sa tuha ang buong nilikha, pinuno ng halim ang abat ang dukha ng pagmamahal. Binigay mo sa diya matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangit ay nagsaya't nagbingbing. Kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Ay atid mo sa amin malaya't matindi, hindi nagmamalik. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin.